So good day sa ating lahat. Kung bago ka man sa aking YouTube channel, please watch, subscribe, and click the notification bell para ma-update ka sa mga next video tutorial ko sa mathematics. So our topic for this day is solving linear equations in two unknowns. Marami tayong ways sa pagsusolve ng linear equations in two unknowns. So pwedeng by graphical method, so pwedeng by substitution method, or pwede naman elimination method. But this time, ang ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano mag-solve ng linear equation using substitution method. So ito yung first na ituturo ko sa inyo ngayong araw na to. Sa pag-solve ng linear equation, so inahanap po natin yung point of intersection ng two lines. So our first example, y equals 5x minus 1 and 2 equals 3x plus 12. Sa ating substitution method is gagawa tayo ng way para may 1 lang yung isang unknown. So, sa ating example, so pwede nating itreat na yung y equals 5x minus 1 as our first equation. And then yung 2y equals 3x plus 12 is our second equation. Napapansin nyo na pwede na natin i-direct na substitute yung ating 5x minus 1 sa ating second equation. And then makikita nyo later on kung bakit natin yan iso-substitute. So mangyayari, 2 times our y, which is 5x minus 1, equals, so just copy 3x plus 12. So 3x plus 12. So ginawa lang po natin dito is sinubstitute natin yung 5x minus 1 sa ating y. Once na sinubstitute na natin, is mapapansin nyo sa ating equation is wala na po tayong nakikitang y. So yan po yung purpose ng substitution method. Gagawin lang po natin is pwedeng makita natin sa ating equation na in terms of x or in terms of y. So ang ginawa po natin dito is in terms of x. So nawala po yung ating y. So ngayon is pwede na natin i-distribute yung ating 2 sa ating 5x minus 1. So 2 times 5x is equivalent to 10x. And 2 times negative 1 is of course negative 2. And then equals 3x plus 12. So ang next step is pwede na natin i-transfer yung ating 3x sa ating left side and yung negative 2x sa ating right side. 10x. So 3x, once na transform natin yan, is magiging negative 3x. So yun po yung rule sa pagtra-transfer. Mag-change yung kanyang sign. And then equals positive 12. And then of course, yung negative 2, once na transfer natin sa kabila, magiging positive 2. Naintindihan po natin. So ngayon, sa ating mga ka-studmates yan, ang next step natin is 10x minus 3x, of course, equivalent to positive 7x. And equals 12 plus 2, of course, positive 14. And then, pwede na natin mag-divide both sides by positive 7. So, makakancel ngayon yung ating 7. So, matitira sa ating answer is x equals 14 divided by 7, of course, positive 2. So, ang ating x is equivalent to positive 2. So, once nakuha na natin yung x value na positive 2, so pwede na natin siya i-substitute sa ating second or first equation. So, nakatipende na yan kung ano yung gusto nyong gamitin, kung yung first or second. So, para sa akin, mas magandang gamitin yung first equation since mas simplest form siya kaysa naman sa second equation. So, ang gagawin natin is i-substitute natin yung x value na 2 sa ating first equation. So, paano yan? So, we have y equals 5 times our x, which is 2, and then minus 1. So y equals 5 times 2, of course, positive 10, and then minus 1. So y equals 10 minus 1 is 9. So ang ating y value is equivalent to positive 9. So, ang ating x is 2 and our y is 9. Therefore, ating solution is
positive 2 and 9. So ang value natin is x equals 2 and y equals positive 9. So we can check it kung tama yung ating solution. So kung gusto nyong ipakita kung tama yung ating sagot, so kung hindi pa kayo sure kung talagang 2 and 9, so we can prove or check kung tama yung ating solution. So gagawin lang po natin is isusubstitute natin yung 2 and 9 sa first and second equation. Yung y, which is 9, is equivalent ba siya sa 5 times which yung x natin na 2 minus 1. So 9 equivalent ba siya sa 10 minus 1. So of course 9 is equivalent to 9. So napakita natin sa first equation na na-satisfy yung ating solution. Ngayon, kung gusto niyo pa yung second equation, of course, we can do it also. We can prove it also. 2 times 9 equals 3 times 2 plus 12. So 2 times 9 is 18, and then 3 times 2 is 6 plus 12 is 18. So napakita natin na correct pa rin siya. So therefore, so ang ating solution set is 2 and 9 sa ating first problem or first example. Ngayon naman is try natin sa ating second example. So next example is y equals x minus 1 and y equals 2x plus 2. So this is our first equation and this is our second equation. Ngayon, mapapansin nyo na pwede natin i-substitute yung x minus 1 sa ating y. So ang gagawin natin sa direct substitution is i-substitute natin yung x minus 1 sa ating y. So magiging x minus 1 and equals yung 2x plus 2. So ang ginawa natin is sinubstitute natin yung x minus 1 sa ating y ng second equation. So naging x minus 1 equals 2x plus 2. So napansin nyo, so wala na po tayong nakikitang y na literal coefficients. So ang napapansin nyo na lang is in terms of x. So we can solve our x values. So kung kanina is transfer, so try natin yung another way. Kung gusto nyo mawala yung x sa ating left side, of course, ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng negative x. And then, of course, sa kabila, mag-a-add din tayo ng negative x. Magsi-zero out yung x plus negative x, which is making 0. And of course, matitira is yung negative 1. And equals, of course, 2x minus x. And then, meron tayong positive 2. So, sa pag-solve ng linear equation, of course, kung ano yung ginawa mo sa kabila, kung nag-subtract ka ng negative x, of course, sa left side or right side, is mag-subtract ka rin ng negative x. So, kung ano yung ginawa mo sa kabila, meron din yung gagawin mo sa kabila. So, mapapansin nyo dito, is meron tayong maiwan na negative 1 equals 2x minus x is equivalent to x plus 2. So dito, pwedeng gawin natin yung parang ginawa natin sa pag-a-add ng negative x. Of course, dito is mag-a-add naman tayo ng negative 2. So gagawin natin is mag-a-add tayo dito ng negative 2. And of course, dito naman sa kabila is mag-a-add tayo ng negative 2. We have negative 1 minus 2 equals and then x and then positive 2 plus negative 2, of course, magiging 0. Yan. So ngayon, negative 1 minus 2 is negative 3. So equals x. So kung ito po yung long method kapag di tayo kagamit ng pagka-transfer. So kung gusto nyo naman yung transfer, so gayahin nyo lang yung aking ginawa sa ating problem number 1. So ang ginawa natin sa problem number 1 is nag-transfer tayo dito. So sa second problem naman is hindi po tayo nag-transfer. So ginamit natin yung different solution. Nakita ko lang sa inyo kung ano yung different ways sa pag-solve ng ating x and y values. Kailangan natin i-solve yung ating y. So since ang x natin is negative 3, so ang gagawin natin is mamimili tayo ng gagamitin natin sa pag-solve ng y. Kung yung first equation or second equation. So kung gusto nyo yung second equation, which is y equals 2x plus 2, is y equals 2 times negative 3 and then plus
2. So, ang ginawa natin is sinubstitute natin yung negative 3 sa ating x. So, y equals 2 times negative 3 plus 2. So, y equals positive 2 times negative 3 is negative 6 and plus 2. So, y equals negative 6 plus 2 is equivalent to negative 4. Therefore, our solution is x equals negative 3 and y equals negative 4. So, our solution is negative 3 and negative 4. So, yan po yung problem number 2. So, hindi ko na pinakita sa inyo yung checking. So, para naman yun yung kagawin nyo. So, thank you guys for watching. God bless!